guys! Good morning! Good morning po sa inyong lahat, guys! It's grabe, sobrang aga talaga. This is the first ever na nagising ako ng itong oras. Lasa is. Oo nga, 6 o'clock in the morning. This is Judy Franco Sarsano of Buhay sa Dubai Stories. At today, guys, ayan, a morning person ang makakasama natin today. A very multi-awarded na nga. Super friendly pa, ang daming followers, a famous po of her life story sa maalala mo kaya, ang HR director of course ng Dusitani, none other than Miss Vagelyn Federico! Hello! Good morning! Magandang buhay, magandang umaga sa inyong... Hi! Welcome to Indulgence Beauty Salon. Come and experience our services for a total pampering and relaxing feelings. For all this work, look no further. Visit Indulgence Beauty Salon now! Nauwi ka pa nila? Yan, nandun ako sa... Pumunta ako ng EBS. Ah, para i-share yung story talaga coming from you. Yes. So, ayun, ang bilis. One month lang. Nagulat nga ako, sabi niya, ipapalabas na sa January 16. Eh, December lang ako pumunta noon. Ah, okay. Ang bilis ano? Isang, less than a month. No? Tapos, naipalabas na. Pero, napanood mo siya, definitely. Di ba? Oo naman. Kaloka ka. Ano, pero, how was it yung tipong you're watching a movie? And it's your life. Kasi ako lang mag-isa talaga nanood dahil hindi ko baka hindi ko makayanan yung emotions ko. Actually, di ba sa mga Filipino restaurants dito na ipapalabas siya. So, ini-invite ako lahat na pwede ka ba naming maging guest dito pag papanoodin namin yung maalaala mo kaya. Sabi ko, talaga? May nangyari mga ganun dito? Oo, oh, di ba pinalabas sa mga restaurants? Oh, okay. Sa may mga TFC. Oo. So sabi ko, naku, hindi ko kakayanin yung, ayoko nakikita kasi ako ng tao na umiiyak. If I cry, I want to cry alone. Oo. O, kaya sabi ko, hindi, ako lang mag-isang manonood. No, kasi promise, kahit teaser pa lang, if you guys, so those who are watching us right now, na hindi nyo na nakita, kahit yung teaser, anong title nung, ano, nung, is it still available online? Oo, may mga sa online. May mga na mahagilap tayo no, ng mga website na nagpapalabas pa talaga nun. Oh, kasi may English version pa siya. Mm-hmm. Anong title nun? Kamay. Bakit? Kasi nung umalis ako sa Pinas, ang pinabaon sa akin ng mga anak ko tsaka yung asawa ko noon. inilagay nila yung mga kamay nila yung sa band paper. Ah. So, dinawin nila yung kamay nila doon. Tapos yun yung pinabaon nila sa akin. Ah, and yun yung okay. Parang naging strength ko na every nakalagay sa kama ko, kaya sa opisina ko, na parang pag namimiss ko sila, hinahawakan ko lang yung mga kamay nila. Ah, ang sweet naman. Mm. Oh, anyway, so, una sa lahat, thank you so much of course for sharing. Buti na lang shinera mo yung life story mo sa maalala mo kaya. Kasi nga, may mga, tawin ito, may mga kaibigan ako na pag nakikita ka nila, promise na na-inspired sila and now, based dun sa kung ano man yung sitwasyon na meron sila ngayon, yung hope nandun eh. Mismas ang binigay mo kasi sa kanila is hope. You give them hope na, teka, yes, I'm problematic right now, hindi okay yung work ko, but then, because of Vagelyn Federico life story sa maalaala mo kaya, alam nila na one day, basta yung, alam mo yun, yung behavior na meron sila is katulad ng sayo. Ay, huwag tayo magdadrama, diba? Ikaw maganda is hope. And that's the reason why I'm still hoping na magiging okay pa ako. Grabe siya. You're very much okay. Okay. Pero po, ngayon punta tayo sa mga other side mo naman na hindi alam ng mga tao. Ako, ito na yung kinakatakutan. Favorite color mo ba talaga ang pink? Kasi yung kotse mo. hindi pink. Masyado. Kaya sa opisina ko pink, sa bahay namin pink. Grabe, oo, no? Oo. Alam mo ba, nung ano, yung first hotel ko, don't tell me pink yung buong building nyo. Pink talaga yung hotel. Kaya yun yung isang gusto ko. Yung sa Jal Hotel, sabi, pink building. Wow, kaya gustong-gusto ko yung hotel na yun. Tapos lahat ng mga gamit sa hotel, pag ako namimili, may touch ng pink. Oh, sabi niya, wag nyo nang papiliin si Miss Ling kasi pink yan. Laman ang pipiliin yan. Pati kurtina ng accommodation ng mga lalaki. Pink! Galit na galit sila sa akin.
ko ng mga kurtina, nilagay ko sa accommodation, pink lahat, pati lalaki, pink lahat. What okay. To do? Okay, pink accommodation. Alright, okay yan. Masaya nga yun. Actually, pink na, nakakalalaki nga daw ang pink eh. Oo. Sabi nila, true men. Wear pink. Oh, kaya nga pink ang drip ko ngayon eh. Joke lang. Okay po. Pero how, ano yung buhay ng isang Vagelyn Federico ngayon na you're a multi-arty? Of course, halos lahat ng Filipino community dito kilala ka. Everyone are inviting you in all other events. Ano yung feeling na gano'n na before parang feeling mo ikaw lang yung mag-isa dito, parang lahat problema yung nadaan mo nung una. But now everyone are like, you know, ikaw yung hinahanap, ikaw yung kailangan, ikaw yung nakakatulong sa ganitong organization nila. Ano yung feeling na ganun, Miss Vag, na sobrang laki nung, alam mo yun, nung jump, nung pagiging visit visa ka dati na dumanas ng ganun, at the same time ngayon, with all the successes na meron ka, anong feeling na? Actually, kahit nung nasa Pilipinas pa ako, volunteer na ako sa disabled sa Pilipinas. So, ako yung lumalapit noon sa ating kay Dicky Soliman sa Department of Social Welfare para sa mga disabled sa Region 1, sa buong region. So, ako yung may hawak sa lahat ng organizations ng disabled sa Region 1 before. So, nandun na talaga yung puso ko na tumulong. And yun yung talaga yung goal ko, ang makatulong sa mga tao. So if I have the opportunity na pwede akong tumulong, uh-oh, I'm always doing it. Kahit nung nandun ako sa Ras Al Khaimah, when I work with the Sheikh, wala na akong ibang ginawa nun kundi humingi ng tulong para sa ating mga kababayan. Mm. And to initiate programs, to initiate activities para makatulong sa mga tao. Speaking of pagtulong nila, actually, yung mga kababayan natin, no, lalo na yung, itong nakakalungkot, sa case lang, kung sino pa yung walang-wala, sila pa yung may malaking puso talaga na tumulong. Mm. Pero alam nyo kasi, I mean, to our viewers guys, just try at least once na tumulong ka sa kapwa mo. Promise you wouldn't know, you cannot explain yung sarap ng pakiramdam. Exactly. Na you are the one helping. Yeah. No? Mas maganda kasi na ikaw tumutulong kasi ikaw tinutulong. Exactly, yan din yung point ko eh. So, hindi naman necessary talaga kasi na may pera ka para makatulong ka. Maraming ways how you can help. You share your talent, you give time, you assist, that's more than enough. Hindi kailangan, wala akong pera, paano ako makakatulong? Di ba? So, kapag may mga activities tayo dyan ng consulate or mga organizations, just extend yung helping hand. Pero parang yun po nahahati yung ano nyo, yung oras nyo. Kasi I know, of course, your work, as alam ko, hindi bilang HR director, hindi ka na yung tipong trabaho ka lang, antay mo lang yung oras ng work mo, uwi ka na. I know you're not like that. Second, you have a family. Nandito yung mga kids mo. Third, ang dami mong organization, you're very active. Paano nyo nakahati yung oras nyo? See, it's all about time management. May time ka pa para interviewin kita. Yeah, katulad sa'yo, sabi mo, 6 o'clock, kaya 6, 5 o'clock kasi na ako para interviewin mo ng 6 o'clock. Sorry. Tapos sinuntun pa kita, o diba? Joke lang. No, it's all about time management talaga. And you have to prioritize things. Kung ano yung pinaka-importante, yun yung unahin mo. And for me naman, I always give time first to my family. Wow, ang ganda naman dito. This is Jumeirah. Yes. Nasa Palm Jumeirah ba tayo? Yes, nasa Palm na tayo. Wow, guys, if you guys see yung mga photos or videos ng Palm Jumeirah, nandito kami ngayon sa pinakagitna nung pinaka ano ng Palm. Dito tayo magja-jogging. Oh. Okay. Tapos kakain ng cheesecake kasi nagluto kita ng cheesecake. Jogging and cheesecake. All right. Okay, pero with all this organization and invitation para sa inyo, is it hard for you to say no? I mean, sa mga invitations? Yes, kasi alam ko... Actually, napakahirap talaga. Kasi, kasi maaari magtampo, diba? Parang, for example, lalo na they really prepared the event for you, na parang ikaw, you are the best person na maging guest speaker nila to inspire itong group din nila, something ganun. Oo, mahirap talaga. And kaya as much as possible, hindi ako tumatanggi sa mga invitations. Hanggat kaya mong lumalagari ka talaga. Mayroon pang time na from Abu Dhabi to Dubai to Ras Al Khaimah to Fujairah, sa isang araw lang yun. Wow. Yeah, so talagang hati-hatiin mo talaga yung oras mo. Ang hirap nun. Tapos ikaw lang magdadrive mag-isa papunta sa mga areas na yun. Yes. Okay.
Alright. Okay, pero hindi ko talaga kaya na lean lang eh. Miss Budge. Ang hirap guys, promise. Because you know, I have this respect kasi sa'yo. Kaya I cannot really say just lean. Kasi feeling ko kasi pag lean lang, parang hindi ko kaya. Okay. Pero ano yung typical na isang weekend para sa'yo? Sa akin, weekend is always for my family. Pero kuminsan nga, nandun lahat yung mga activities din ng organization. Oo, so, Friday nagpo-fall lahat. Kaya sinasama ko na rin yung mga anak ko. Okay. But my Friday, most of the time or as much as possible, I will really devote it for church. Okay. So, tagang sa church ako ng Friday. So, walang makakasira doon sa schedule mo na yun? Oo. Unless talagang very important event din. Sana naiintindihan ako ni Lord. Oh, for sure, God understands naman. So, as much as I can, I have to give time for our Creator. Yes. And no, not as much as I can. Priority. On a Friday, yeah. Mm-hmm. Pero nakaka 8 hours sleep ka pa ba? No, ang average sleep ko 5 hours actually. Pag naka 5 oras natulog na ako, that's more than enough. Parang pareho tayo na ako, I can't sleep ng 8 hours sa mga sakit ng katawan ko. Kahit weekend, Friday, kumisang 5:30, nandito na ako sa Pam Jimena, nagja-jogging. Mm-hmm. Talaga? Yeah. Kahit matulog ako ng alas 12 or alauna ng gabi, nandito ako 5:30 nagja-jogging. Pero let's go back to these newspapers kasi guys, lalo na sa mga taga UAE, noon-noon pa makikita nyo sa laman ka ng Kabayan Weekly, laman ka ng Filipino Times, laman ka ng iba-ibang newspaper dito sa UAE. Ano yung ganun pakiramdam? Parang kang nasa showbiz. Parang when you say Michael Cinco, next is Vagelyn Federico. Tapos kayong friends pa kayong dalawa. I mean, when it comes to local, local news for Filipino community, ano yung nakikita mo yung mukha mo sa newspaper? Wala lang. Ay, pag nakikita ko yung... Nung una, talagang super excited din naman ako, di ba? Kasi feeling mo, artista ka talaga. Which is yung dream mo, di ba? Joke lang. Ganon. Tinanggihan ko nga. Kahit pa nung bata ako, kinukuha na ako. Pero talaga, tinanggihan ko siya. Joke. Very excited nung una. Talagang piniframe ko pa yan. Oo, ako din. Alam mo, may picture doon. Actually, hindi ako na-feature. Kasama na ako doon sa picture. Kasi meron ditong, basta may event, nandun ako sa picture. Ginupit ko nga yun. Lalo yung mga, kapag nasa headline ka, tapos katabi ng mga picture mo, sina Duterte, yung mga international star, Justin Bieber, nakahilera yung picture mo, kasama mo sila dahil may mga event sila dito sa Dubai. Mm. Parang nakakawaw talaga din ng feeling. Okay, so this is tram. Ano nga tong tawag dito sa train?